Hello mga mi. Bali, isang cake video na naman po yung gagawin natin. Bali, 3-tier cake po ito na wedding cake. Order sa akin ng pamangkin ko. Moist chocolate cake yung ginamit ko dito kasi ito talaga yung best seller namin sa mga customized cake. Bali, 3-tier po yan. 10x4, 8x4, tsaka 6x4. Lahat po yan, cake, walang dami. Tapos yung filling niya, whipped cream din po na may caramel sauce tsaka choco chips. Tapos yung frosting na ginamit ko, yung aking paborito, yung Bakersfield na whipped cream. So simple lang naman yung cake na gagawin ko dito. Yung design na gagawin ko, sila yung nagbigay. Bali, yung pinakailalim niya, ang gusto nila, rosette. Tapos yung second tier naman, simple lang siya, nalalagyan ng initials nila. Tapos yung pinakatuktok naman, gusto niya lang palagyan ng mga pearl dredges. Tapos yung pinaka decoration nila, at saka mga flowers na gagamitin, mga artificial flowers lang. So yan, nilalagyan ko na ngayon ng dowel, center dowel na kahoy. Tapos naman sa pag-isa mga paligid naman ay zagustros yung ginagamit ko. So pag gantong mga tatlong tier ng cake yung gagawin, naglalagay ako ng 6 na zagustros sa pinakailalim para lang siguradong secure yung cake. Kasi pag chocomize yung cake, di ba mabigat? So para lang hindi maalog yung cake masyado, lalo kapag ibabiyahe. Tapos kapag nag-i-stack naman ako ng cake, ang ginagawa ko, bago ko lagyan ulit ng panibagong tier yung cake, ilalagay ko muna yung cake mismo bago ko lagyan ng frosting. Kasi nahihirapan ako maglagay ng cake kapag may frost na siya. So yun yung sikreto ko. Tapos naglalagay din ako ng parchment paper or baking paper bago yung mismong tier ng cake para hindi tumatama yung cake board dun sa mismong cake. Kapag naman dun sa pinaka ibabaw na cake, ang nilalagay ko mga 4 na zagustros kasi para hindi naman masyadong puro straw na lang din yung nakikita dun sa ilalim. Yan, kapag naipatong ko na at medyo na-center ko na yung pinaka-cake, tsaka ko lang siya ulit lalagyan ng frosting, tsaka ko siya kakahigin ulit. So, ang hirap din kapag mga ganitong cake yung ginagawa tapos walang mga styro kasi ang bigat-bigat talaga nito pag dinadala dun sa venue. Talagang mga ngawit yung magdadala. Yan, tapos ngayon, nilagyan ko lang siya ng tanda dun sa may gilid. Para bago ako maglagay ng rosette, makita ko kung pantay-pantay ba siya. Kasi tatlong layer ng rosette yung ilalagay ko. So, kada maglalagay ako sa piping bag, i-check ko yan kung pantay-pantay ba siya para hindi naman asiwang tignan kapag hindi pantay-pantay yung rosette mo. Yan. Bali, hirap na hirap nga yung asawa ko nung nag-deliver nito kasi ang bigat-bigat. Tapos, ayan, naglagay na ako ng border dun sa may pinakaibabaw para medyo vintage yung design niya. Ayan, tapos naglagay ako ng white pearl na dredges dun sa ibabaw. Parang padrape yung design niya. Tapos, sinimulan ko na rin lagyan ng mga flower na artificial yung cake. Yung mga flowers na to, sa kanila to galing, sila na yung namili para siguradong makuha nila yung team nung kanilang wedding. Tapos binigay na lang nila sa akin. Ayun, kinabit ko lang naman yun. Make sure lang na malinis yung mga artificial flowers na ikakabit nyo. Kung pwedeng hugasan, hugasan nyo na para for safety purpose lang din. Tapos ayan, nilagyan ko lang siya ng acrylic topper na Mr. and Mrs. sa ibabaw. Tapos yung kanilang initials nung dalawang mag-asawa, ginamitan ko lang sila ng fondant. Tapos mga molds, ganun. Madali lang naman yun gawin. So yung initial nila dyan yung pinaka-highlight ng wedding cake nila. So ayun, ang ganda rin ng kinalabasan, natuwa din naman ako. Tsaka
masaya kasi happy yung newlyweds dun sa pinaka naging design ng cake nila. Ayun, dinala na lang nung asawa ko dun sa may venue. Siya yung nagbitbit. Mapagod siya sa pagdadala kasi nag-commute lang siya. Pero worth it naman. Lalo na nung nakita ko masaya yung mag-asawa. At approve na approve sa kanila yung cake na ginawa ko. Sayang nga, hindi ako nakapagpa-picture nung buo pa yung cake. Nakapagpa-picture ako, nahati na rin. Pero okay lang. Ayun, so maraming salamat po. Paki-follow at saka pa-share po ng video na to. Bye!